Maligayang panonood pong muli. Welcome po. Ito po muli ang local electrician. So ang ating pong topic ngayong araw ay tungkol sa motor control ng floater switch na may kasamang delay timer. So importante po na merong delay timer kasi halimbawa merong mga fluctuation sa ating mga power supply. So biglang patay-sindi po yung ating kuryente. Hindi po yan maiwasan. At least hindi po agad hindi bugbog yung ating mga pump. So patay-sindi. So meron siyang on delay. So halimbawa pag nawala yung supply natin, pagbalik agad in split second lang ay hindi siya mag-on agad kasi meron siyang delay timer. So ito po yung ating mga kailangang materyales. Meron tayong floater switch. Meron tayong ito selector switch. Pwede rin rectan yun na kung wala kayong ganito sa breaker natin. Tapos meron tayong delay timer. Itong 8 pin na delay timer natin. Yan siya. Tapos meron tayong magnetic contactor. Ito, tapos ito yung kanyang overload relay. Yung protection po sa ating mga motor pag merong mga overload. Ganyan. Tapos syempre meron tayong circuit breaker. Ang wire po pala na gagamitin natin sa ating control circuit. Ito, wala kasi akong ibang wire kaya ginamit ko lang itong speaker wire pero hindi po to advisable. So, mas maganda yung gagamitin nyo ay yung TW or halimbawa nito number 16 or number 14 para sa ating control circuit. Tapos sa inyo namang power circuit para sa supply sa inyong mga motor ay depende po yan kung ilan po yung amperahe ng inyong motor. So magdedepende yan. So ito naman po yung ating diagram. So yan, ito yung ating susundan ngayon. Meron din tayong yan, may mga numbering na yan para sa ating mga terminals ng ating devices. So yan po, so simulan natin sa line 1. Yan dito sa ating circuit breaker. So ito yung ating selector switch. Kakabit lang tayo dito sa ating normally open. Ito na yung papunta sa ating line 1 na ating circuit breaker. Yan. Tapos yung out nito papunta sa ating number 2 terminal para naman sa ating delay timer. Yan, itong ating socket ng ating delay timer meron yang mga numbering. Yan, hindi kayo malilito. Meron din yang diagram dito. Yan, kung ano yung diagram dito is yun naman yung equivalent ng kanyang base, itong kanyang relay base. Yan dito. So lalagay natin to sa number 2 terminal. So ito na po siya. Yan, from line 1 papunta sa ating switch normally open, tapos pumunta siya sa number 2 terminal ng ating delay timer. Tapos nag jumper na lang din tayo dito papunta sa number 1 na normally open contact. So bali ito yon. So pwede nyong ilagay dito or pwede nyong mula sa number 2, so ito yon, pwede kayong mag jumper papunta dito. Yan, para mas mas madali at saka mas malinis siya tingnan. So jumper na lang natin to dito kasi line 1 lang din naman yung kukunin nito. So bali ito na yung magiging resulta niya. From number 2, naka-jumper lang tayo papunta sa number 1. Tapos yung output nito na normally open contact ng ating timer, ito naman ay yung number 3, which is ito, papunta sa ating floater switch. So lalagyan natin yan. Ito yung ating floater switch.
So ilalagay natin sa normally open. Yan, yung normally open nito ay itong terminal A1 at saka A2. So yan, ilagay na natin yan. So i-coconnect na lang natin to. Yan dito sa number 3 terminal. Yan. Tapos yung out po ng ating floater switch, itong A2 ay papunta naman sa ating number 95 na ating overload relay. So yan na siya. Ito yung ating overload relay. Normally close ito yung number 95. Ito naman yung 96. Yan, para at least kung merong overload na sa ating mga pump ay magti-trip lang to at hindi siya masusunog. Yan. Tapos yung 96 nito papunta sa yan, A1 terminal o yung A1 coil ng ating magnetic contactor. So from 96 papunta sa A1. Yan. So yun na po siya. So ngayon po yung line to naman yung ating iwa-wire. So madali na lang to. Yung line to natin is yan, nakakonekta na lang yan sa number 7 at saka sa number 7 terminal ng ating delay timer at saka sa A2 coil ng ating magnetic contactor. So yan na lang. Ito yung ating number 7 para sa ating delay timer. Yan, so pagsasamahin na lang natin yan papunta sa ating A2 ng ating magnetic contactor para isang wire lang tayo papunta sa ating line 2. Ito yung A2 natin. Yan, so maglalagay lang din tayo ng isa pang wire papunta sa ating line to ng ating supply. Ano po siya? A2 coil ng ating magnetic contactor at saka itong number 7 terminal ng ating delay timer papunta po sa ating line 2 ng ating circuit breaker o supply natin. Ayan na po. Tapos na natin yung ating control circuit. Ngayon, kailangan natin ng power circuit. So maglalagay tayo ng line 1 and line 2. Ayan, dito sa ating magnetic contactor. Ayan, may nakalagay dito. Line 1, line 2, line 3. Tapos dito sa baba. Ayan, T1, T2, and T3. So magkatapat lang yan, line 1 at saka T1, line 2 at saka T2, line 3 at saka T3. So gagamitin natin since single phase lang tayo, so line 1 and line 2 lang. Tapos yung output natin is dito sa T1 and T2. So since isa lang yung ating circuit breaker, kasi pwede rin yung kasing ano, pwede kayong mag separate ng circuit breaker. So mababang circuit breaker para sa ating control circuit, halimbawa mga 6 amperes or 2 amperes ganyan. Tapos sa ating power circuit naman is yung kung ilan yung amperahe ng ating motor.
So ngayon, since isa lang yung ating circuit breaker, so dito na lang din tayo kukuha ng supply papunta sa ating load. So mag-wire lang tayo nyan. So ito na po, meron na tayong supply papunta sa ating load. So line 1, line 2, itong wire na to, dalawa, papunta sa line 1 and line 2 terminal ng ating magnetic contactor para sa ating power circuit. Yan, load na yan para sa ating mga pump. Tapos since line 1 and line 2 dyan, so dito tayo maglo-load. Ito na yung papunta sa ating mga pump or mga motor. Line 1 and line 2, so equivalent nyan is T1 and saka T2. So, dito tayo magkakabit ng ating mga pump. Yan, ganyan. And since wala tayong pump, so lalagyan lang muna natin ng indicator lamp para at least malaman natin na kapag gagana yung ating control, at least malaman natin na meron siyang supply na output papunta sa ating pump. Kasi ito ano din to, 220 volts din to. So lalagay lang natin dito sa ating T1 and saka T2 terminal. Ayan na po siya. Ngayon, kabit lang natin tong ating delay timer. Yan, hindi po ito nababaliktad kasi meron siyang itong slot niya. Yan. So, tingnan nyo lang. Yan. Yan, tapos ngayon, try natin i-testing. So, ito na po, i-test na natin. So, mangyari po dito, once na merong power supply, itong ating delay timer. So, ang setting natin dito is 5 seconds. So, after 5 seconds, tsaka pa niya bibigyan ng supply itong ating magnetic contactor nang siyang nagpapagana para sa ating pump. So, ngayon, try natin. So, on natin to. Tapos itong ating switch. So yan, may supply na siya. May delay siya ng 5 seconds. So yan, gumana na siya. So after 5 seconds, saka pa siya gumana. But since hindi pa gagana yung ating magnetic contactor kasi nagdedepende po yan sa ating floater switch, sa sitwasyon po ng ating tangke. So yan na siya. So halimbawa, ito normally open siya. So ibig sabihin, so puno yung ating tangke kasi yan, so nakaangat siya. Yan, nakaangat. Kapag bumaba na ito, so ibig sabihin bumaba yung level ng ating tubig. So dapat mag-on yung ating pump para siya ang magre-refill. So hilahin lang natin to. Yan. So yan, nag-on po yung ating magnetic contactor na siyang nagsusupply. So bali, ito yung ating simulation supply sa ating pump. So kapag bumaba na yung tubig, mag-on yan. At saka kapag napuno na, so aangat itong ating floater. Yan, namamatay naman po yung ating pump. So ngayon, halimbawa nagre-refill kayo, o nagre-refill yung ating pump. Ganyan, nagre-refill siya. Tapos bigla pong nagka brown out. So patay sindi yung ating supply. Dito na po papasok yung ating delay timer, yung kagandahan nito kasi hindi niya pinapatay sindi agad yung ating pump kasi meron muna siyang delay. So 5 seconds yung nilagay natin. So pwede niyo yung taasan yan, depende sa inyo. So halimbawa, off natin to. Yan, tapos biglang nag-on ulit. Yan. So meron siyang delay. 5 seconds. Yan, tsaka pa siya mag-on. So yan po yung purpose ng ating delay timer. So ulitin natin. On off lang natin agad. Off, on. Yan. Meron siyang delay. Yan. Yan po yung purpose niyan. So safety po yung ating mga motor. Pwede nyo rin itong gamitin sa inyong mga refrigerator, mga aircon, ganyan. Especially yan, mga motor, compressor.
kasi yan po yung nasisira kapag mayroong mga fluctuation sa ating mga power supply. Ayan. And then automatic pa rin to. Ayan, pag walang pag napuno, patay, at pag wala ng laman, magre-refill ulit. Ganyan. And then pag may fluctuation, off, on. Yan, meron siyang delay. So, yan po, kung meron kayong iba pang mga suggestion na video na pwede nating gawin, comment nyo lang sa ating comment section at gawa natin ng paraan dyan kung meron tayong mga gamit dito na pwedeng gamitin. At saka, meron tayong mga video sa ating playlist at saka sa ating video description, marami po dyan. At kung nagustuhan nyo ating video, like, share, and subscribe po sa ating munting channel. Muli, ito ang Local Electrician. Mabuhay po tayong lahat.